Welcome sa Panglasang Pinoy! Gagawa tayo ng buchi. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Sweetened rice flour, sesame seeds, peanut oil, water, at sweetened red bean paste. Umpisa na natin ang paggawa ng buchi. First step, kukuha tayo ng mixing bowl. Ilalagay na natin dito yung sweet rice flour. Then, iahalo natin yung tubig. Hahaluin lang natin. Then, once na mahalo natin, ilalagay natin yung remaining water. Then, haluin natin mabuti. Kapag nahalo na natin completely, mapapansin ninyo yung texture nito, parang mashed potato. Now, ang kailangan natin gawing next is, kukuha tayo dito ng dough, then, shape lang natin na parang sphere, meaning bilog. Then, itatabi muna natin sandali. Gagawin lang natin itong process na to hanggang sa maubos natin yung buong mixture dito sa mixing bowl. Next step, kukuha tayo ng isang individual na dough. Then, lalagyan natin ng isang hollow space sa gitna. So, kailangan tusukin natin yung gitna hanggang sa magkaroon na ng hollow space. Then, after that, ilalagay natin dito itong bean paste. So, yan. Once na nalagay na dito yung bean paste, kailangan natin gawin, isisilang natin to. Siguraduhin natin na walang makakalabas na red bean paste. Then, isishape natin ulit ng parang sphere. So, dapat circular ulit. So, ang pag-shape, parang naglalaro lang kayo. Babato-bato nyo lang sa dalawang kamay ninyo. Then after this, kapag sa tingin ninyo okay na yung shape nito, kunin natin yung bowl na nilagyan natin ng sesame seeds and ilalagay na natin to dito. Then papabayaan lang natin kumapit yung sesame seeds. Once na kumapit na totally yung sesame seeds, siset aside lang natin to. And then, gagawin lang natin yung same procedures hanggang sa lahat ng na-roll natin na dough na coat ng sesame seeds. Next step, nilagay ko na yung peanut oil dito sa pan and then, pinainit ko na. Just make sure na napakainit na dapat ng oil. Then, susunod natin gagawin, i-deep fry na natin yung buchi na nilagyan na natin ng sesame seeds. Papabayaan lang natin itong maluto hanggang sa makita ninyo na yung color ng sesame seeds medyo nagbabrown na. After frying, kukuha tayo ng lalagyan. Lalagyan na natin ito ng paper towel and then ilalagyan na natin dito yung na-fry na buchi. Kailangan natin ng paper towel para ma-absorb yung extra oil. After this, kunin lang natin yung iba pang niluluto, then pwede na natin i-serve. Para sa exact measurement ng ingredients, pumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating buchi.